So the next technique I will be discussing is fluorescence spectrophotometer. No? So for this one, it's quite similar to the setup of the UV-VIS, but instead of just having one wavelength selector, we have two na. So dalawa ng wavelength selector natin kasi for fluorescent samples, pag sinabi kasing fluorescence, pag may kung kanina chromophore yung target natin, kapag merong fluorophore naman yung sample mo, after niya mag-absorb ng light, nag-emit din siya later on. So yung emitted light, yun yung din-detect ng makina. Kaya kailangan mo rin salain yung emitted light ng sample mo. So yun yung konsepto ng fluorescence. So basically, dalawa yung wavelength selectors niya. One for the excitation and one for the emission of light. So why is, it's not that common actually. Kumbaga talagang very common pa rin yung UV-VIS natin. Pero may mga samples kasi na we want to tap into this, characteristic of the analyte na nag-fluoresce siya. Bakit? Kasi you can analyze lower concentrations. Most of the time, it makes your analysis more sensitive kapag kapag fluorescent siya. So kaya mo siyang i-analyze ng lower than percent levels, no? Usually kapag fluorescence spectrophotometer is yung gamit. Yun ay kapag fluorescent yung sample. So minsan nag-add ng dye, ganyan. Minsan naturally fluorescent yung sample. So it really depends on the sample. So may mga laws. I don't think we need to go deeper into this. Pero ito yung, kumbaga, ang gusto ko lang makipakita dito na it's another concept, no? Then the Beer-Lamberts to na ina-apply doon sa UV-VIS kanina tsaka sa EAS. Next one would be yung FTIR natin. So, yung UV-VIS kanina, ginagamit siya primarily for, quantity analysis, quantitative, kung gusto mo malaman yung concentration ng sample, ng anong sample mo. Kapag naman mas target mo malaman yung identity niya at organic yung nature ng sample mo, then we have the FTIR for that. So, yung FTIR natin, or forward transfer infrared spectrometer, it looks like yung earlier photo kanina, pero ito yung nasa loob niya. So, meron kang, So, this has to be corrected. Hindi siya xenon arc lamp. It's usually a heat source. Pag infrared light kasi heat source yung ginagamit natin. Usually in ceramic form in most cases. We also have the wavelength selector para papakita natin sa next slide later na hindi siya katulad ng filter. Na parang filter activity ng monochromator. And then we have a lot of sample compartment or sampling devices depending on your sample. And then you also have a detector na hindi siya photodetector kasi hindi na UV or visible light yung pinag-uusapan dito, infrared light na. So it has to detect infrared radiation na yung detector natin. So pinaka-common ngayon yung tinatawag na pyroelectric detector. So ito yung itsura ng FTIR, no? Medyo kakaiba siya, hindi siya yung kagaya yung sa monochromator kanina na ang function ay mag-filter, no, ng signal, ng wavelength. So dito, ang tawag dito ay Metcalfe interferometer. So it allows simultaneous, no, or hindi simultaneous, more of very quick na passing ng wavelengths or ng radiation doon sa sample mo based on its action. So yung interferogram na mapoproduce is converted into the IR spectra. So yung IR spectra natin, it looks like this. So medyo similar dito pero nakabaliktad lang kung transmission yung nasaan natin, y-axis. Pero this is your IR spectra. Yung absorbance usually ay yung interferogram kino-convert siya into a transmission or absorbance signal using the Fourier transform. So yung FT dun sa FTIR, it's not part of the instrument. It's actually a mathematical formula to convert the interferogram signal into an absorbance or transmission signal.